sana they get to live as long as we do. Kasi ano de, ayan ko, feeling ko lang ah, sometimes mas pure pa yung aso kasi sa tao. Totoo. Yan, mas gusto ko pa yung kumpanya ng pets ko minsan. Yeah. Kasi I have experienced a lot of betrayals in my life, pero never when it comes to pets. Pet Mara Podcast. Hi, fur parents! Welcome to the another episode of the Pet Mara Podcast. Where in this show, we will talk about pet tips, pet discussion, and pets' overall health. We want to promote the responsible fur parenting. Therefore, we want to advocate to give our pet the best nutrition for a lifetime with our major sponsor, Pet Mara. For those of you who haven't watched the third episode about the LGBTQ newlywed couple, just click here para mas maging updated ka kung ano yung mga napag-usapan namin. But for today's video, we're going to talk about a new celebration of the LGBTQ month. Join us as we explore the heartwarming journey of a lesbian couple. You heard it right. A lesbian couple whose lives have been enriched by love and companionship of their pet. It's another unique bond of an LGBTQ fur parent and their pets. Listen to their stories of joy, challenges, and the unique bond they share as a family. Discover how their furry friend has brought them closer and added an extra layer of love to their relationship. Without further ado, let's all welcome Rhea and Andrea. Kumusta naman ang dalawa nating lovebirds? Happy. Happy and contented. Ay, that's why. Ang ganda nung sinabi mo na yon. Contented and happy. Alam mo yon, kasi malaking bagay na kontento ka dapat eh. Alam mo yon. Kasi yung mga ganyang mga bagay, kapag hindi ka kontento, may hugot. May hugot! So, of course, a lot of our audience would like to know more about you. Can you tell us something more about you guys and how long have you guys have been dating or how long have you guys have been staying together? Ikaw, sige. Ako po muna si, ako si Rhea Quirante and 23 years old. My pronouns are they, them. Oh. Yeah. That's nice to know, they, them. Oh, maganda na ipaalam talaga natin kung ano yung pronouns natin kasi ako, they, them din ako, non-binary ako. Diba? Ganun ka amazing ang LGBTQ na nakakawindang, no? LGBTQIAN kasi ako non-binary hanggang N ba yun? Hanggang Z ba yun? Hindi natin alam. Kasi, alam, I mean, ako personally, hirap na hirap ako parang i-identify. LG, part ako ng LGBTQ. Pero, I mean, hindi ako magsasinungaling na parang, alam ko lahat yan! Di, minsan, dinidescribe ko yung pansexual, yung pala dinidescribe ko asexual. Oh. Diba? So, parang ako mismo personally, gusto ko na ipaalam sa mga fur parents natin dyan na LGBTQ na hindi kayo nag-iisa. I mean, marami pa rin sa atin na kailangan din pa ng knowledge. That's yes. Why nagkakaroon tayo ng ganitong mga podcast. Nagkakaroon tayo ng discussion. We are celebrating our community. How about you, Andeng? Yes, I'm Andrea. I'm 25 years old. My pronouns are she and her. I'm bisexual. I identify myself as bisexual. And we've been together for 6 years. Bongga, di ba? Such an interesting story. So, yung 6 years story na yon, we're going to dissect their wonderful story of love and the celebration of their pets. Are you guys excited? Yes. Yes. Napakalaking part ng relationship namin ng pets talaga. Oh, that's nice to know. Speaking of that, dahil malaking part ninyo yung pets sa relationship ninyo, Is that a mutual decision na magkaroon kayo ng fur babies? And kailan nangyari yun? Is that happened nung first few months ninyo? First few years? Or tell me something about it. Siguro po ano, bali hindi pa naman po namin siya napag-desisyonan. Tapos, gift lang po niya sa akin yun. Diba? Gift lang. Tapos hanggang sa nangyari na napagplanuhan na lang na Bati na lang natin alagaan pareho. Since hindi ko rin alam kung paano ko siya papalakihin, ano yung food na kailangan ko sa kanya. Tas chihuahua din kasi yung first pet namin pareho. Parang napaka-delikado nung
nadedelga doon ako sa ano, sa food. And sensitive. Sensitive yung chihuahua. Yes, I've heard that na ano, may medyo sensitive yung ano nila, sensitive mismo personally yung chihuahua. And then I thought dati kapag nag-alaga ka ng chihuahua, they're just cute, matapang, ganun sila, 'di ba? Normally mga ganun. Pero unfortunately, isa pala sila sa pinaka-sensitive na mga breed, yes. Ano? Tell us something more about it. I know naman na mayroong dapat magsasalta dyan, like the vet. Pero based on your experience as a fur parent of chihuahua, para sa mga nanonood sa atin, of course, na nagpa-plano na magkaroon ng chihuahua, tell us something about it. Ano yung meron sa chihuahua at wawa na na-experience ninyo at least magkaroon ng introduction ng parang ano ng idea yung mga fur parents na nagpaplano magkaroon ng chihuahua. Siguro ano yung chihuahua kasi 'di ba parang sa pagkaka ano kasi ng mga tao, pagkakaalam ng mga tao parang matapang agad. Pag nahawakan mo kaagatin kaagad ganyan. Pero hindi nila din alam na may trigger lang din talaga sa aso. Kumbaga kahit naman din siguro kahit sinong tao nalalapit, ano siya eh. Ano bang tawag dun yung minamarkahan niya kasi yung amo niya talaga na tipong lalapit ka, isipin agad nung aso na yun. Threat. May gagawin yes, ka sa kanya. Yes. So, kind of territorial. Protective. Ganun yung aso namin. Tapos, tawag dito, hindi rin siya yung ano, hindi rin kasi agad masungit, hindi rin papakin, ganyan. Depende na lang din talaga siguro sa way kung malalaman, parang nararamdaman kasi agad ng aso kung masama ka, may gagawin kang masama. Like, kaya natitrigger sa gano'n agad talaga agad siya. Pero, yung mga normal naman na tao na may hahawak din, na inahayaan niya lang din, ay pet yeah. siya. Yeah. Ayun yung nakita ko din sa kanya na parang siguro masamang tao to or parang may nafe-feel siya na iba. Kaya galit siya. Yeah. Pero ano, pang may bad vibes na nadedetect ng dogs. I got that. Kasi, alam mo ba, last episode namin na pag-usapan namin that our fur babies reads actually yes. our energy. Mm-hmm. So, alam nila kung ano yung parang nasi-sense nila yun. Mm-hmm. Meron silang tinmerong, I don't know, do they have a sixth sense? At some point, they can, yes. ano, they can see what's gonna happen. So, we don't know that. Mm-hmm. So, I mean, wala pang science na nagpatunay dyan. Pero that's a fun fact na ano, thank you for letting us know na, oh, yung chihuahua, kasi ayun yung problem sa media, no? Minsan, nagkaano sila na nababad framing nila yung mga stuff, even the dogs. Mm-hmm. Na dahil sinapinapakita dun sa video, yung comparison, I'm not sure if you guys are familiar with it na, yes. yung chihuahua, kapag ano ba daw yun, yung may video na, kapag ginano mo yung chihuahua, ganyan, di ba? Tapos yung isang big dog, ganun at lahat, well, pero sobrang ano pa rin, sobrang, parang ano siya, very nonchalant, yung ganun yes. siya. So, parang ako personally na bad framing ako ng ganung ano, na sinasabi ng media na, oh, chihuahua, ano yan, medyo wild yan. Small yan, pero wild yan. Ganun. Pero thank you for letting us know na, ano na, ang chihuahua, hindi naman pala lahat ng mga breed like that, eh, gagalitin, ay kakagatin ka agad. They're just reacting upon, ano diba? They're just reacting upon circumstances. Yun. Super lambing nun kasi katabi niya pa matulog yun Mm-mm. sometimes. Kasi nagstay sa kanila eh. Kasi sa amin that time, medyo trauma pa Mm-mm. for my mom and I kasi we lost our Shih Tzu. So, the time na I decided to adopt the chihuahua, sabi ko, why not make it our pet na lang? Mm-mm. Eh, first din naman namin. And pastay na lang sa kanila. Regularly na lang akong bumivisit. So, yun din yung naging parang bridge din namin na to bond with her family and yeah. knowing that it's not a smooth start per se uh-huh. between us. So, mas nakikita nila kung paano kami as couple. Yes, as couple. Yeah. And kung paano kami mag-decide, mag-alaga ng pet. Yeah. Even though hindi naman namin siya sino-show off, parang way na lang din namin siya to. We're okay. We're doing okay. We are responsible. Mm-hmm. Like that. Hindi rin bastos. Kasi parang, ay nga po, strict din. Kasi yung sa side ko po kasi strict. Kaya kapag tawag dito, nung time na binigay niya sa akin yung dog na yun, parang ang isinasabi agad ng parents ko is, ano yan, mapapadalasin dito, ganyan. Anong gagawin yan? Ikaw ba magpapakain yan? Yung mga kailangan ng aso na yan, ganyan. Dadalhin sa vet, yung mga DN, check-up, mga ganun. Hanggang sa na-open ko sa kanya yun, tapos hanggang sinabi niya na lang din na, ano, regular na lang akong bibisita, nang may food na kasama, yung check-up ng dog. Tayo naman pareho, hindi naman sa kanila mga ano yun, sa kanila mga gagaling. Kaya nung nakita na lang din nung
parents ko na responsible naman kami dun sa pag-alaga ng aso. Hinayaan na lang din kami. Tapos, hindi na lang din namin inaasahan na mahal na mas mahal na din yung aso na yun sa amin mismo. Yeah. May band na din sila na sila lang. Of course. Tapos nakikita din nila yung band din namin. Ang galing, no? Yung mga fur babies natin, sila yung nag-motivate sa atin to push through our story of perseverance. Na nakita nila na, hindi tayo gusto ng fur babe, hindi tayo gusto ng yung partnership ninyong dalawa, hindi gusto talaga at first ng family ninyo. Pero dahil nakita ng family mo yung perseverance ninyong dalawa na magpatuloy because of your fur babies. Mm-mm. It's so wonderful now that you guys, parang it's the ito yung nag-start, yun yung nag-start ng apoy para officially tanggapin kayo paunti-unti ng family ninyo. And that's very good to know. Mm-mm. Ang sarap naman pakinggan ng ganung mga sinabi niyo na yon. So it's just one of the wonderful things na kayang ibigay ng fur babies natin. Do you believe that they're God-given gift? Mm-mm. Sobrang pure nila na to the point na parang alam mo yun, sana they get to live as long as we do. Mm-mm. Kasi feeling ko lang sometimes mas pure pa yung aso kasi sa tao. Totoo. Yan. Mas gusto ko pa yung kumpanya ng pets ko minsan. Yeah. Mm-mm. Kasi I have experienced a lot of betrayals in my life, pero never when it comes to pets. Yes. So, talagang hindi ka nila iiwan. And mararamdaman nila pag hindi ka okay. Yes. So they're like more than a friend eh. They're family talaga. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasama kasi natin sila sa ups and downs natin. And sila yung someone na you will expect with ups and downs in your lives. Na alam mo yun, na parang, this is my companion. Sa kasama ko siya sa saya at ginhawa ko. So, yun yung actually siya yung mini representation of our love. Diba? To one another, sa ating mga LGBTQ couple. We fight, we persevere. Minsan, tumadaan tayo sa ups and downs. Pero, ang galing na, come to think of it, yung fur baby natin sa bahay, siya yung magre-represent nung love natin sa isa't isa as LGBTQ. Diba? Hindi madali yung buhay. Hindi maganda lagi. Hindi laging masaya. Hindi laging wagging tails. Hindi laging wet nose. Minsan, nagiging super challenging din. And then yung fur babies natin, yun yung nagre-represent ng wonderful love to one another like the LGBTQ. Totoo. That is so fantastic, right? Yeah. So, yun nga, speaking of our daily lives, paano mas na-impact kayo ng mga fur babies ninyo in your daily lives and you guys as a couple? Sige. Siguro personally, in my daily life, because I have, right now we have a dog, I have a dog, and we have a cat together. Kasi, unfortunately, yung chihuahua na kinikwento namin before, he died last year. Yeah. So, ayun. Pero, slowly, natatanggap naman na namin. Yeah. Kasi 4 years din, di ba? 4 years and kasama namin siya. That's gonna be hard. Mm-mm, kasama namin siya ng kami. Tapos, nag-break kasi kami ng 7 months. Kasama din namin siya. Dahilan kung ba't kami nag-usap. Yes. Nagsama ulit, di ba? Magpasalamat talaga tayo sa mga fur babies natin. Siya yung magiging ultimate bridge ng lahat ng bagay. Yeah, so yun. Siguro, sa daily life ko, ang sarap kapag sa feeling kapag uuwi ka, tapos merong, alam mo yun, naglulook forward sa'yo na umuwi ka ng safe, ganyan. Yes. Tapos inihintay ka nila. Parang ikaw yung bubuo ng araw nila eh. So parang personally, in my daily life, ang sarap sa pakiramdam ng stress reliever talaga. Yeah. Siguro as a couple, yung pagkakaroon ng pets together. Like I said nga, nawala yung pet namin before. Pero look at us, nagkaroon ulit kami. Kasi hinahanap namin yung ganung feeling na meron kaming minamahal together. Yun nga yung sinabi mo na nagre-represent ng love namin. Yeah. Yung ganun. Even though we're not living together kasi, it's our way of, alagaan mo yan na, sige, kumusta na si ganyan. Parang nakikita mo din yung sense of responsibility ng isa't isa. Mm-hmm. Yun din yun, parang, so ganito palang responsable na siya. So, paano pa kapag... Nagsama na kami. Yes, diba? Nice to know. Ang ganda ng metaphor mo, ah. Galing, in fairness, na
it shows na how caring you guys are or how responsible you guys will gonna be if ever na magsama na kayo. And that's ano, that's an FYI to those people na ano na mag-couple. Kasi normally ang iniisip natin for LGBTQ couple or for those couple na merong fur babies, normally siniisip agad nagkakaroon tayo ng pag-iisip na magkasama yan. Yes. Ganon. Pero ay, pwede pala nating ma-practice yung responsible for parenting ng magkahiwalay. Yes. Ang galing. But at the same time, you're working together. Yes. You're kasi minsan busy siya. I have to attend. Minsan busy ako. Mm-mm. So yun, nakikita yung work nyo as a team. Yes. Mm-hmm. Nakikita yung responsibility nyo both. Yes. Yung for parenting nyo both. Nagkakaroon kayo ng definite bridge na mayroon nagkakaroon kayo ng consistent communication. Yes. Napapractice niyo yung love. Mm. Yung ano, yung companionship kahit magkalayo kayo. Ang galing talaga ng mga fur babies natin, no? Kino-connect niyo yung mga bagay-bagay ng without us knowing. Ang galing nung magic na nagagawa ng mga fur babies natin. Agree. Now, Rhea and Andeng, let's talk about the unique bond and experiences ng mga fur babies naman ninyo. I know na everyday natin sila nakakasama. But can you guys tell me something about na isang nakakatawang experience na kapag pinag-usapan yung fur babies ninyo or you guys with a couple of friends with fur babies and then may sinishare na mga something funny. Can you share something na pag sinabing, eto yung anak ko, ginawa agad to. Parang automatic respond ng utak memory na, ay, ito, I wanna share this. This is so funny. Funny experience, though. Siguro, sa ano, sa dog po namin ni Chihuahua. Bali, bago pa lang kasi siguro parang 2 to 3 months pa lang siya. So sobrang liit niya. Mm-mm. Sinama namin siya sa mall sa Laki Chinatown. And then, habang naglalakad kami, so dahil maliit siya, inayaan lang namin siya na maglakad talaga sa mall. Tapos na sumusunod lang naman din siya sa amin. Hanggang sa dinamin na malayan, ikot na siya ng ikot doon. Nasa gitna kami ng daan, tatain na pala siya. Tapos, dahil nga mall siya, di namin alam saan kami kukuha ng map. Pumunta, sabi niya, sige, babantayan ko to. Diretso ka muna doon sa ano, sa KFC, hingi ka ng tissue, ganyan. Pagbaba ako, nagmamadali na din ako na magpunta ng na pulutin sana yung ano niya, pupo niya. May dumaan naman ng matanda na naapakan yung tayo. Nagkarad-karad niya pa sa inyo. Ang liit-liit lang ng pupso na kalat niya. Nakabantay na nga ako. Talagang dumaan pa siya kasi sa harap ko. Tapos gumanon siya. Kasi ko, ay, di ko na fault yan. Bakla. Nagreklamo siya. Tapos, nilinis ko na lang yung bis kung saan po mismo yung pupo ng aso. Yeah. Nagkalat tuloy. Ayun na naman yung kasi nakikita namin yung ibang mark kung saan di papunta yung chanelas ng matanda. Oh my gosh. Namarkahan yung ball. Sobrang. Tsaka nakakatawa din. Ang liit niya lang kasi talaga. Yeah. Kasi yung chihuahua, di ba maliit na siya. Lalo yeah. na pag baby pa siya. Yung din niya na yung day na yun, lahat ng nakikita niya na dumadaan, tinatawlan niya. Awayan niya. At parang ayaw niyang malapitan kami talaga ng ibang tao. Sobrang liit niya, sobrang liit lang ng tahol niya. Yun, tapos ang tapang-tapang niya. Yun, nakakatawa rin yung ganun. Mas malaki pa nga po ata itong baso na to kaysa dun sa kanya. Yung haba niya po kasi talaga, like ganito lang. Super small pala niya, no? Tapos pag nasa taas siya, tawang-tawa din ng mga dadaan, tapos hawakan sa labigang kakahol. Ang tapang. Yeah. Pero hindi naman siya nangangagat. Parang nag-warn lang siya. May warning lang. Huwag niyo lapitan yung mami. Ano, may pagka-obsessed. Yes. Yes, ganun siya. Huwag niyo lapitan yung mami ko, akin lang to. Oh, ganun. Akin lang to. Sige, how about you? Yun kasi, pero ay, meron yung wait, I know that you guys have cats. Tell me something about something so funny about your cats naman. Kasi nakakatawa yung pangalan ng cats namin, si Batek, tsaka si Bilog. Kaya ang funny ng pangalan, kasi nag-come up kami dun kasi sa features nila nung baby pa sila. Bilog na bilog kasi talaga yung mukha ni Bilog. Ni Bilog. Si Batek naman, yung kulay Batek. Niya. Literal na Batek. So, hindi na namin napalitan kasi doon na sila nagre-respond. Yeah. Nagre-respond din eh. So, siguro kay Bilog, ang nakakatawa is ngayon kasi medyo nag-i-inhit siya. Mm. Pero si Bilog kasi more on reserved cat siya.
So kahit in heat siya, ang ginagawa niya, nakasilip lang siya sa bintana, ang hinihintay niya lumapit yung mga male cats. Male, yes, so, nagulat na lang ako. Sabi ko, ang tagal niya na doon, parang yeah. Hours na. Yeah. Tapos nakita ko na lang, merong pusa doon sa ilalim ng e-trike namin. So parang sabi ko, ay, nagpapaligaw ka, umayos ka. Ay, kasi ayoko na sana siyang mabuntis noon kasi baby pa siya eh. Napa siya siguro mga, kaka 1-year-old pa lang niya netong June. Hmm. Eh, nung time na yun, nag-i-inhit siya parang 8 months, 7 months. So natatakot ako kasi first cut ko siya and I don't know what to do if mabuntis. Mabuntis siya ng ganun na, ganun na, sabi ko, hala, ano gagawin ko? Eh siya, mas may experience siya sa cat. So, tinatanong ko siya, eh, buti na lang din si Bilog is smart. Hindi siya talaga basta-basta lumalabas. Mm-hmm. Hindi siya, kahit in heat siya, parang meron din siyang sense of danger na pag lumabas siya, baka mamaya damputin na lang siya sa labas, mm-hmm. ganyan. Eh, wala pa naman kaming, ano yung uso ngayon na chinichipan yung nilalagyan ng chip yung para ma-monitor sila kung saan pumupunta. Yes. Eh hindi ayoko ng ganun. Gusto ko kasi comfortable siya. Ayun, yun lang. Tapos kay Batek, hindi ko alam kasi nung ano, so sa si Batek. Yes. Sa si Bilog. Magkapatid kasi sila. Yeah. Oo, magkapatid. And both girls. Boy yung kanya. Babae yung nasa kanya. Yung start kasi noon, parang nanganak yung pusa namin na Persian cat. Tapos, eh, gusto niyang magkaroon ng pusa. Mm. Sabi ko, ito buntis to. Ako po kasi nag-check talaga ng chan niya. Yeah. Chine-check. Sabi ko, buntis to. Baka sa mga susunod na buwan ng anak na. Eh, habang naka-antabi lang din ako na hindi ko alam, iyak na ng iyak yung pusa ko noon. Mga anak na pala siya. Mm. So, nag-ready na lang ako agad ng karton, ng damit. Mm. Yung sapin niya, damit na lang yung ano, basahan. Tapos, andun na siya, naka-ready na siya. So, nung binilang ko na 6, si Batek agad yung una kong napansin. Lumalaban talaga siya, as in, lalaban siya, baby pa lang siya, tinatanggal ko pa lang yung plastic nun. Yeah. Kasi, tinutulungan ko na yung pusa ko na para mag-focus siya sa panganganak niya, ako nagtatanggal ng plastic na, diba? Kasi na, yan, binibilang ko na sila, ganyan, pinupunasan ko na yung mga dugo. Si Batek na talaga yung napansin ko na talaga na hindi sa akin na to, ganyan. Yeah. As pinapakita ko na sa kanya na ito, 6 sila. Tingin ka na dito, baka para sa mga susunod na linggo or buwan, bigay ko na sa'yo. Ready na natin. Kasi lumalaki na nung lumalaki, si Bilog naman yung pinakapayat. Payat siya, tapos lagi siya inaagawan ng pagkain ni Batek. Eh, nakakatawa lang kasi, nakita ko habang dumidede sila, di ba parang may ganyan-ganyan sila eh. Yay, nagmamassage. Ah, nagmamassage. Ang ginaganon niya, hindi yung chan ni Mau, nung anak. Si Bilog, yung ano, para hindi siya dumede. Kasi hindi pa siya nakabilang dumede. Bata pa lang may attitude na. Mm. Ayan ang kanikanto ko sa kanya yun. Sabi ko, parang sakto na kinuha mo si Bilog. Kasi yun yung binubuli ni Batek, sabi ko sa kanya. Kaya panigurado, baka pag makita sila, magkita silang dalawa ngayon na adult na, baka magkakalala pa rin sila. Kasi may ganun silang may bond sila. May bond. Cute-cute na mga fur babies natin. I also have cats. And may kanya-kanya silang kulit. Yung sa akin naman, I also have boy and girl, pero magkasama sila doon. Ang unang representation, kung may cat ka talaga, may kalbot ka dapat. Yes, may mga mark. Ako na dito eh, sa legs ko, pero... Ay, hindi na sa akin. Ito pa, sa ilong ko. Naka-makeup na ako yun. Ang unang manifestation, kasi hindi mo talaga may iwasan. Ako, ang pinaka-the best moment sa akin, yung kalmot. Kasi sobra akong manggigil. Kasi pag nakita, diba naman, tiga mo naman kasi yung chan nila. Pag nakatabingi sila, pag nakatihaya sila ng ganun, makikita mo yung po, ang sarap kagatin ng mga yun. Ako personally, favorite kong kagatin yun. Kaya nangyari sa akin, may kalmot ako dito. Lahat ng area na pwedeng kalmutan sa akin, kakalmutan. Pero ako, okay lang siya sa akin na gano'n, na makakalbot nila ako. Kasi kasalanan ko din naman. Minsan nagiging, parang, sobra na yung nagagawa ng mimi ko. Kalmutin ko na to. Hindi man nila gusto, nangyayari, kasi gusto na nilang lumayo na sa stress na sila. Pero siguro,
FYI lang to those people na mga nakakalmot something like that. Make sure na updated lagi yung vaccine nila, ha? Yes. Sa anti-rabies, lalo na ngayong mga panahon na ano na tag-ulan, nagtag naging tag-ulan na mas tumataas yung mga mas tumataas yung outbreak ng virus, mm-hmm, like the parvo and all the yung ano to, yung rabies. Yo, ako parang since we are practicing here the responsible for parenting part of it na kailangan completing vaccine nila so that meron tayong mga vaccine like the anti-rabies shot, so yun, so kailangan lang natin na i-remind sila na ganun. So moving forward, I just wanna ask na dun sa bahay natin, sa tingin nyo ano yung important role na nagagawa ng fur babies ninyo sa inyong dalawa and sa bond ng family ninyo? Sige, important role when it comes to us muna. Yeah. We try na mas maging responsible kasi, diba? Mm-hmm. So, na-apply din namin siya sa aming dalawa. Kasi kahit matagal na kayo in a relationship, hindi pa rin talaga maiiwasan yung mga down moments, mga moments na hindi kayo magkaintindihan. So, siguro yung pagkakaroon ng pets is, syempre, naiisip nyo na, ano ba yan, kung ito palang hindi natin ma-solve, hindi natin mapag-desisyonan ng mutual, mm-hmm, ano pa kapag mas malaki na, na decision. So, yung pagkakaroon ng pets is na bridge talaga kasi sila, mm-hmm, bridge to understanding each, mm-hmm, other, bridge to our goals. Mas nagkakaroon kasi kami, parang motivation na din. Uh-huh. Motivation sa goals namin na magkaroon tayo ng sariling ate, na bahay, na place. Tapos we get to decide kung ilang cats, kung ilang dogs, hindi na tayo mag-iisip kasi ate na yun. So parang, ayun, yun yung role niya sa aming dalawa. When it comes to my family naman, since I was raised by a single mom, mm-hmm, so mas nagkakaroon ng reason to be happy vibes dun sa loob ng bahay. Mm-hmm. Lalo na kapag wala lang, chill day lang. Yeah. Pero kusang lalapit sa amin yung cat, yung dog, parang, alam mo yun, may pakitang gilas moments, yes, sila. Yes, yes. So kahit dalawa lang kami ni mama sa bahay, minsan, is nagkakaroon kami ng bonding moments. Yeah. Kasama yung pets namin. Yeah. Yeah. Dati si mama, hindi naman siya fan ng pagkakaroon ng dogs and cats. Uh-oh. Against na against siya. Pero ngayon, we have a dog and a cat. So, nakakatuwa lang din na yung love ko for babies, mm-mm, napasa ko siya sa mom ko. That's good. Mm-mm. Ang ganda nung sinabi mo, Andeng, na yung mga fur babies ninyo, tinutulungan niya para maging mas mag-connect kayong dalawa. Mm-hmm. So as your family na, alam mo yon na galing kayo sa broken-hearted family, mm-hmm, sa single mom kang piece, si mom mo lang yung nagpalaki sa'yo. Yes. Tapos sa isang bahay ninyo, tinutulungan ka ng fur babies ninyo na kumonek ka ulit sa mommy mo. Mm-hmm. Ang galing-galing ng ganun, no? How about you? Ayan, sa akin naman siguro sa aming dalawa, yung una yung sa dog nga namin, siya talaga yung naging way para siguro makalala din namin yung sarili din namin muna. Tapos, aww, yung hanggang sa, yung kami pareho, kung paano din namin makikilala yung isa't isa. Yung ako kasi, nakalala ko mismo yung sarili ko na paano ako magdidesisyon. Yeah. Kasi parang ayoko din hanggat maaari, kailangan magdesisyon ako. Hindi yung laging dedepende ako sa kanya, mm-hmm, dedepende ako sa ganito. Dapat sa akin mismo, may authority ako na ako lang, ganyan. Mm-hmm. Yung aso namin yun, malaki talaga yung naging role niya sa akin muna, ako muna personally. Hanggang sa, tawag dito, parang na-open din ako. Parang siya din yung naging way para mas maging open ako kay Andrea. Since may mga pagtatalo kami na ayaw ko magsalita, nananahimik lang ako, di ko rin alam paano ako open. Kasi napipressure ako yung professional kasi talaga siya mag-talk, like kahit sa away namin. Nasa face to face? Hindi yun. Parang may doktor na kanya. Therapy? Oo, parang may therapy. talagang isa-isa talaga niyang gigisahin yan. O paano nangyari? Ba't nananahimik ka? Paano nang yung ganyan-ganyan? Nandun sa, syempre ako, miniintindi ko yung aso namin na yun. Tapos yung nagtulong niya sa akin, na na-open din ako, ganyan. Saka ko sinabi sa kanya na naging part din pala talaga ng
Malaki din pala yung naging part ng aso na yun sa akin. Emotional support. Naging emotional support din yung fur baby. Oh. Tapos yung bonding kasi na ginagawa namin nga sa yung dog namin, yung nilalabas namin. Nagja-jogging kami. Nagja-jogging kami sa mall, ganyan. Yeah. Lalong, yung mga ganung bonding pala, pwede din may kasama kami. Mm-hmm. Since maliit nga lang din yung pet namin. Tapos siguro dun sa farm, yung natulong din niya sa family ko, siguro yung ano, nagkaroon pa nga kami ng ano, ng moment na maging masaya pala. Hindi lang, kasi sa bahay namin, hindi kami palaging nag-uusap, ganyan. Parang hangin nga lang kami nagdadaanan dun. Nung nagkaroon kami ng aso, nagulat na lang ako na laging hinahanap ng papa ko. Ganyan. Kaya nasan dito si ano, nasan si Greggy, ganyan. Yeah. Wala na si ano dito, si Greggy, ganyan. Yung mama ko may iniuwi ng gatas. Kasi itimpla niya pala si Greggy, gabi itimplahan niya. Ah, ganyan sinasabi, ayaw niya yan, ayaw ko yan ako magdampot. Pero may gatas. They're spoiled, no? Spoiled. Hanggang sa ano, nag-open na lang din si mama sa akin na ano, na grabe tong aso na to, ano, na talagang tinutulungan din ako nito, ganyan. Napapalapit din silang dalawa ni Papa kasi nag-aawis sila lagi ni Papa. Dahil si Papa, meron din siyang way ng pagmamahal kay Greggy. Iba din yung way ng pagmamahal ni Mama kay Greggy na silang dalawa din pala yung magkakasundo ulit. Doon yung nag-meet yun. Ang galing! Alam mo, after ng discussion natin, dito ko mas na-realize na yung mga fur babies natin, ang isang word na pwede nilang counterpart, bridge. Yes. No matter what that is, negative or something, kailangan mong maayos yung isang bagay, gamitin mo yung fur babies mo. Tinuruan mo ako, tinuruan niyo ako na gano'n yun. Pinarealize niyo sa akin. Na, example, nagkakaroon kami ng fur, pinarealize mo sa akin, oh my gosh. Kami, partner ko, nagkakaroon kami ng problem. Ang magiging bridge namin yung fur babies namin. Sa family ninyo, nagkaroon ng something problem with your parents, pero ang nag-bridge yung fur baby mo. Nagkaroon kayo ng something, kahit kayong dalawa, relationship-wise, hindi pa kayo magkasama. You guys are still planning in the future, pero binibridge na kayo. Amazing. Parang tumutulong siya sa foundation niyo. Yes. Ang galing-galing. And thank you guys for sharing that. Now, let's talk about sa... As the LGBTQ, as a lesbian couple, sa tingin ninyo, paano nabibigyan ng importance ng mga fur babies natin yung diversity at the same time yung inclusion, yung pagtanggap sa atin? Mm. Ayun, okay, sige. Sa society kasi, parang automatic ang goal kapag ka nagkaroon ka ng relationship, magkaanak eh. Yes. Diba? Yun agad. Kaya kayo nasa relasyon kasi bubuo kayo ng pamilya. Yes. So paano kayo bubuo ng pamilya kung LGBTQ couple kayo? And a challenge sa atin yun. And hindi nyo naman afford yun agad. Kasi mahal yun. Mahal yung process. Science-wise. Science-wise, mahal yun. So siguro, yung having a fur babies, it creates a community in the LGBTQ plus A. A plus plus. Plus. Siguro, pinapakita nun sa society na hindi lang straight couples yung capable na mag-nurture ng kung ano man yan. Kung tao man yan, kung pet man yan. Yes. We are also capable of combining the love that we have and nurture something out of it. Yes. Ano mo yan? Hindi ka-bounded ng gender mo. Mm-hmm. Sa, hindi siya, ano yun, hindi limits ang gender eh. Para magkaroon kayo ng isang combination ng pagmamahal nyo. Yes. And as LGBT, as part of the community. Yes. Ano siya eh, representation siya na it's just gender, pero kung ano man yung kaya nyo, kaya rin namin. Yes. Kaya rin namin as couples na gawin yan. Kaya rin namin maging thriving, maging successful when it comes to being responsible parents in our own way. Diba? I love that. I'll get an amen to that. How about you, Rhea? Kailangan mong labanin yun. Ang ganda nang sinabi. Yung challenge. Actually, same lang din talaga ako sa kanya. Parang, ayun nga, yung kumbaga kung in terms talaga sa society natin, kaya ang iniisip talaga nila is, paano kayo magkakaroon ng ano, ng family, ganyan. Like, paano kaming dalawa, kasi may mga time din talaga na may nagsasabi sa akin na,
eh, anong plano nyo niyan? Magbibibi ba kayo? Ganto, ganyan na. Pwede din pala namin siya, pwede din palang pumasok dun yung sa parenting sa pet. Ganyan. And then, yung, hindi lang talaga straight na tao yung may kakayahan talaga na kung bibi ba yung inyo, ganyan, literal na bibi na bata. Sa amin ngayon, sa ngayon, pet muna. Pero nasa plano pa rin naman namin talaga na magkaroon ng baby. Hmm. Ayan, nasa plano pa rin naman siya. Siguro, ayun din talaga. It's a stepping stone. Mm-hmm. Yes. Siguro sinasabi niya, stepping stone. Little by little. Yes. Just a follow-up question. Sa tingin ninyo, anong message niyo doon pala sa mga tao who questions our partnership and then our treatment to our fur babies? Na sinasabi natin na we can also practice what you guys have. Mm-mm. But before you answer that, I'll end this part one! That's it for part one for parents. Stay tuned for part two of this exciting episode. If you enjoyed this video and you want to see more, don't forget to give us your support by giving us a thumbs up and subscribe to our channel for more great contents. Are you looking for a pet community to share your concerns or story suggestions for our future episodes? Join our Facebook community page at Petmara Pomeli, and don't forget also to follow us on our socials at Petmara. I hope you enjoyed this exciting episode, and I look forward to seeing you on the next one. Bye!